Welcome sa Aklat TH mga tol. Sa tutorial na ito ay gagawin natin ito. Ang kailangan nating apps dito ay ang PixieLab at saka ang KineMaster. So una natin buksan ang PixieLab. Pwede mong gawin lang dito yung simpleng simpleng letters lang. Pero sa tutorial na ito, gumawa ako ng simpleng logo para sa nag-request sa atin. Request ito ng isa nating subscriber dito. Ayan siya. Kaya kung gustong makipagkaibigan sa kanya, puntahan niyo lang siya sa kanyang channel. Kung inyong mapapansin, pinabilis ko talaga yung video dahil hindi naman paggagawa ng logo yung ituturo ko sa inyo dito. Pwede niyong gamitin yung mga normal text lang. Pero inilagay ko na rin dito yung paggagawa ko ng logo para meron kayong idea kung paano gumawa. Kung bago ka lang dito sa channel ko, inaanyayahan kita mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Kung mahilig ka sa mga ganitong video, meron kang babalik at babalikan dito dahil gumagawa ako ng video ng 3 o 4 na beses sa loob ng isang linggo. Gumagawa din ako minsan ng tips sa pagmamanage ng Facebook page para sa mga baguhan. Kaya tumambay ka na dito sa channel na ito at sinisigurado ko sa iyo na ibabahagi ko ang lahat ng aking nalalaman at mga matututunan pa sa paggamit ng KineMaster. So ayan, tapos na ako sa paggagawa ng logo. Magsimula na tayo sa ating tutorial. Logo yung gagamitin ko dito ha, pero pwede nyong gamitin yung simpleng letters lang. Ganito lang din yung gagawin nyo, parehas lang. Ipapaliwanag ko nga pala to. Itong icon na ito, gagamitin mo ito pag yung ini-edit mo dito ay isang image. Then yung letter A na ito, gagamitin mo yan, diyan ka pupunta. Pag yung ini-edit mo naman ay mga letters. Sana malinaw mga tol, dahil marami ang naliligaw. Naliligaw sa isang tao nang mahal ay hindi ikaw. So ating i-imbose ng kaunti ito. Ayan. Maganda kasi pag naka-imbose parang realistic. Sundin nyo lang yung yung settings na ginagawa ko. Ayan. Konti lang. Okay. Export natin sa pinakamataas para maganda ang quality. Ayan. Tapos, palitan ulit natin ng ng isa pang skin o ng isa pang kulay. Yung naman, yung maraming kalawang. Ayan, inalis ko yung una, yung gold. Palitan natin ng isang yung may kalawang. Ayan. Okay. Ayan. Adjust mo lang. Kung saan ka magandahan, doon tayo. Tapos, i-save mo ulit. Ayan. Save mo na ulit. Ilagay mo lagi sa sa ultra para maganda yung quality. Ayan. So, sunod natin gagawin. Aalisin natin yung texture. Yung texture yung sinasabi ko kanina na yung skin, yung kulay. Ayan. Aalisin mo na rin yung yung emboss. Ayan. Ngayon, maglagay naman tayo ng ng square. Gagawin natin siyang pinaka-background. Lagyan mo ng kulay itim. Ayan. Tapos banatin mo lang hanggang sa mapuno yung screen. Ayan. Then, pindutin mo ito. Ilagay mo sa ibabaw yung logo. Tapos, i-merge natin o pagsamahin. Ayan. Para maging isang image lang sila. Dito, tatanggalin natin yung kulay puti. Kasi yung kailangan natin ay yung kulay itim lang. So, ayan. Export na natin to. At magsimula na tayong magbukas ng ating KineMaster. Para sa may mga katanungan, lagay nyo lang sa comment section, okay? Una natin gagawin dito ay maglagay ng background. Kulay itim. Ayan, tapos iset mo ng 10 seconds. Kahit hindi naman saktong-sakto, okay lang. Ayan. Then, ilagay mo dito sa tapat na to. Ayan, gayahin mo yan. Diyan mo ilagay yung yung kulay gold.
Yan yung kulay gold. Okay. Unatin mo lang. Yan. Lahat pantay siya. Okay. Then, ilagay mo dito ulit sa tapat na to. Ayan. Ilagay naman natin yung kulay itim. Yung transparent yung ano, yung transparent yung logo. Ayan. Okay. Lagay mo ng ano, ng fade para hindi masyadong halata yung pagpasok niya. Kapag ayos na, maglagay ulit tayo ng isang itim na background. Yan, itapat mo lang dyan. Okay, background. Punatin mo lang ng kaunti. Then, magpunta ka sa cropping. Ayan, cropping. Tapos, piliin mo yung ano, yung star. Ayan. Set mo lang dito. Nice na yan. Then, i-adjust mo dito. At, takloban mo yung logo mo dito sa taas. Ayan. Palakihin mo lang hanggang sa matakloban yung logo mo. Ayan, ganyan yung magiging effect nyo pamaya. Syempre, gagamitan yan pamaya ng ano, ng animation. Sa ngayon, ilagay muna natin yung ating ano, yung effect na gagamitin natin. Yan, itapat mo dyan. Download. Lahat ng gagamitin ko dito ay makikita nyo sa ano, sa description. I-download nyo lang doon. At sinisigurado ko sa iyo na safe naman dahil direkta siya sa ano, sa Dropbox ko. So, ayan. I-adjust mo lang. Adjust. Kailangan mo talaga dito ng ano, ng mahabang pasensya. Gaya ng ano, pagpapasensya mo sa Shota mo na mas mahal pa yung Mobile Legends kaysa sa'yo. Ayan. Adjust lang. Ayan. Kapag ayos na, i-click mo dito. Ayan. I-duplicate mo. Duplicate. Tapos palitin mo. Itapat mo dun sa taas. Ayan. Palitin mo siya. Ayan. Tapat mo dyan. Sa pinakataas na yan. Pag ayos na, duplicate mo ulit yung maliit na yon. Ilagay mo naman dun sa, ano, sa ilalim. Ayan. Ayan. Ngayon, magsimula na tayong ano, mag-animate yung star na ginawa natin kanina. Ayan. Pwesto mo lang dyan. Dapat taklob na taklob niya yung ano mo, yung logo mo. Ayan. Click mo lang dito. At magsimula na tayo mag-animate. Adjust mo. Hintayin mo magliwanag. Ayan. Gaya ng mga una natin ginawa. Kapag nagliliwanag, syempre, makikita na yung logo unti-unti. Kaya isasabay mo dyan sa effect na yan, yung paghila mo dito sa ilalim. Yung sa star. Ayan. Unti-unti lang dapat makikita yung logo habang nagliliwanag. Pagmasdan yung mabuti yung ginagawa ko sa animation, ha. Dito muna ginagalaw sa ilalim, then iahabol mo yung item mo sa taas kung saan mo gustong ipuesto. Ganun lang ng ganun. Ayan, tapos na tayo dito. Sunod natin gagawin, maglalagay tayo ng effect, yung parang kumikislap. Ito rin yung dahilan kung bakit nagawa tayo kanina ng transparent yung logo tapos itim yung background para hindi niya makita yung puti. Ayan. Kasi pag wala tayong ano, ginawa kanina na transparent yung logo, ganyan yung magiging itsura niya. Kitang kita pa rin yung puti. Sundin nyo lang yung ginagawa ko. Iyon mo to. Ayan. Lagyan mo ito ng hanggang 29.
Yan. Then, ilagay na natin sa ilalim. Ilagay natin ang puting ito sa ilalim ng ginawa natin logo na ano, na transparent. Send to back. Yan, pag hindi kita, iangat nyo ng isang beses, bring forward. Ayan. O, diba? Yan yung dahilan kung bakit nagawa tayo ng ano, transparent na logo. Ngayon, i-animate natin. Dito yung starting point. Tapos, ayan, lagyan mo dito. Subukan natin kung ayos na. Ayan. Ayan, export na natin to. Export muna natin, tapos magbukas ulit tayo ng panibagong project. Ang ating unang gagawin dito ay ilagay yung ating gagamitin na background. Kung gusto mo itong i-download, na dun lang sa description, lalagay ko yung link. Ayan, ilagay na natin yung isa nating logo, yung may kalawang. Ayan. Ilagay mo lang dito. Dito. Ayan. Okay. Ngayon, hanap ka naman ng magandang ano, ng magandang pwesto kung saan pwede magsimula yung ating in-export kanina. Ayan. Pag nakahanap ka ng pwesto, i-open mo na yon. Ayan. Dapat pantay na pantay siya, so punta ka dito. Babaan mo muna yung opacity. Ayan. Hanapin mo yung logo. Ayan. Pagpantayin mo. Dapat pantay na pantay siya. Ayan. Okay. Pag ganyan na, pag pantay na pantay na, itaas mo ulit yung opacity. Ayan. Pag okay na, i-click mo to. Ayan, punta ka sa blending. Then, punta ka sa screen. Okay. Testingin nga natin. Ayan. Para madagdagan yung ano niya, yung pinaka-design niya, lagyan natin ng ano, ng mga lightning. Ayan. I-blending nyo ulit, tapos sa screen. Okay. Testing ulit. O, diba? Ayos na to. Ilagay mo dito. Yan, click mo yan. Tapos video. Then fade out. Ilagay mo lang sa 1 second. Tapos lagyan mo lang to ng music, tapos na. Ito na yung ating final output, mga tol. So, paano? Sana marami kang natutunan at sana nagustuhan mo itong video natin ngayon. Kung hindi pa kata subscriber, mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So paano? Magkita-kita na lang tayo sa sunod nating video. Babush!